Nag-iinit na usapan, umaati ka buong bangayan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-una ang Talak Series sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Excited na ba kayo mga sawsawera at sawsawera? Abay kung ganon, handa na po ba kayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa bute? SF Ryan, ready na rin ba? Abay mga kumariko, ready na ha? So what about you? Ang aking mga sisters ay handa na rin! Sawsawa na! Saan ba tayo? Hey! Face to face na! Tayong mag-bonding at sisimulan natin ito sabay-sabay natin pag-huwaw! Aba, kahit na lumalamig na ang panahon dahil Christmas is just around the corner, paiinitin muna natin ang sandaling ito. Yan ay dahil walang kasing init ang pag-uusapan natin ngayon na sigurado akong kapupulutan na naman natin lahat ng aral. Pero bago yan, puntahan muna natin ang syempre mga kasausawa natin. Sa Facebook, ito galing kay Ronel Balaga Labrador. At ang sabi niya, ay nako, Chang Ami, nakakabaliw po ang face-to-face dito sa Mindanao. Talagang nababaliw ang mga tao dito sa sobrang ganda ng programa nyo. Alam po ninyo, Chang, matagal ko na rin pong hinahanap kung anong oras na ba kayo. Baliw na talaga ako kung ano. Hindi ko makita ang face-to-face. Maraming fans po dito kayo sa Mindanao. Sana makapasyal po kayo dito at Chang, hindi makukumpleto ang hapon kung hindi kami makakapanood. Pati ang mama ko po, lola, kuya, lolo, abay nababaliw na rin. Abay grabe naman, na-addict na talaga kami, Chang. Ronel, maraming salamat. Natutuwa naman kami at nakaka-touch sa iyong message dahil mula sa lolo, lola mo, hanggang nanay at kuya, aba, buong pamilya talagang, iba na ang kinaka-addictan ngayon, ang face-to-face. Aba, so it's siguradong tama yan dahil sa mga aral na natutunan natin dito sa araw-araw na nagsisilbing gabay para sa ating lahat, sa buhay nating lahat, hindi ba? Sana balang araw nga, makapunta po dyan sa Mindanao ang face-to-face. Ika nga namin, di ba? Ang gusto naman namin talaga, one barangay at a time ay makabisita kami. Salamat sa iyo ulit, kapatid na Ronel, sa walang sawa mong suporta at sa lahat po ng mga kapatid nating nandyan sa Mindanao at patuloy po ang suporta sa TV5 at sa face-to-face. Maraming salamat po at mahal namin kayong lahat. At syempre pa, ako lang ang nag-iisa ninyong pambansang kapitana na hindi magsasawang magpaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ito rin ang laging numero uno pagdating sa pakikisawsaw sa mga problema ng iba. Pero sabi nga, pakikisawsaw in a good way. Siya ang ating pambansang kagaywad na paborito rin ng lahat, si Hans Mortel. Happy hapon! Naku mga kapatid, eto na ako talagang number one sawsawera. Kaya kung minsan, ako din ang unang-unang natatalakan ng mga bisita. Pero okay lang yon. Yun naman kasi ay dala ng kanilang maiinit lang na ulo na pinapalamig nitong ating mga kasama. Abay, narito po ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating namang family counselor, Dr. Camille Garcia. At syempre pa, ang ating Reverend Father Sonny Merida. Ang ating trio tagapayo. Na sigurado ako ngayong araw na ito, may matututunan na naman sa kanila ang ating mga bisita. Lalo na itong isang alit siyang. Ano bang naisip niya? At bakit parang, napatingin siya sa ibang boylet. Natumbok mo, Hans. Isang lalaki nga ang galit na galit dahil habang nagka-undagaga siya sa pagtatrabaho sa malayo, aba busy rin ang kanyang kinakasama at ang matalik niyang kaibigan. Busy saan?
I smell something fishy, and I smell something. Ito ang ating face-to-face issue of the day. Best friends, sila noon. Worst enemies na ngayon. Tinuring siya tuloy na kapatid. Kahit anong mangyari, kahit saan makapunta, hindi siya papatawad. Hindi po alam na may kasalanan ako. Sabi niya sa akin, wala raw siyang asawa. Ipaglaban din niya yung pagmamahala namin, paglaban ko na rin siya. Machechempuan kita. Nakaligtas ka sa una, ewan ko lang ngayon. Kung yun gusto mo, patayin mo ako. Hindi naman kita ako urungan eh. Sa gitna ng damdaming hindi pa aawat, mauwi kaya sa pag-aayos ang lahat. Ito ang ating face-to-face issue of the day. Mga ka-face-to-face, matapos daw po siyang pagtaksilan ng kanyang kinakasama, pinatawad pa rin daw niya ito. Martir pa kaya siya. Ngayong may kutob na naman siyang mukhang niloloko siya ulit. Ano ba ang iyong kwento? Narito po si Donel Parabas. Pasok! Magandang hapon sa iyo, Kuya Donel. Magandang hapon din po. Pakikwento mo muna sa amin yung unang pagkakataon na sinasabi mong naloko ka ng iyong kinakasama. Paano nangyari yun? Nalaman ko lang rin po to nung may nag-text sa akin pamaking ko. Oo. Anong kinext sa'yo? Na umuwi ako agad dahil importante lang, may malalaman daw ako. Baka mahuli ko pa. Nasa trabaho ko noon sa Imus, Cavite. Okay. Eh, agad-agad ako umuwi. Pag-uwi ko, kinagabihan. Anong naramdaman mo matapos mong nakita yung text na yon? Kinabahan ako dahil hindi ko alam kung anong kwento, anong nangyari. So pag-uwi mo? Pag-uwi ko sa bahay, pagbukas ko ng pinto, hindi nakalak. Nakita ako. Sinong nakita sila mo? Barkada ko at saka yung asawa ko. Kabarkada mo? Barkada ko pa. Sino halos tuloy kong kapatid. Sino? Si anong pangalan niya? Edward. Edward. Bakit Pitalino daw siya nandun? Nag-inuman daw sila. Oh. Eh, hindi ko na inabot eh. Kasi yung paghawak ko sa kanya, nagpipiglas. Tuwakbo sa may bintana, nakatalon. Tumakas. Yung Edward. Anong itsura nila nung nakita mo? Ano, nakaupo sila? Nagkukwentuhan? Nakahiga. Ah, nakahiga! Okay, sandali lang. Yung bahay na yon ay kanino? Bahay ko mismo. Bahay mo. Bakit hindi ka umuuwi sa inyo ng regular? Staying kasi ako eh. Ah, staying. Okay. So sa Cavite ka, madalas na nagtatrabaho, tapos doon ka na lang din. So tuwing kailan ka umuuwi? Lingguhan. Minsan hindi ako umuwi, papadala na lang ang pera. Yung text na yon, tanda mo kung anong araw? Anong araw yon? Merkules. Merkules, o kalagitnaan ng Linggo. So siguro talagang hindi nila ine-expect na darating ka. Oo. So tumakas yung Edward. Anong paliwanag sa'yo nung kinakasama mo? Anong pangalan niya? Rona. Anong sabi ni Rona? Hindi siya nakapagsalita. Nag-iiyak na lang din siya. Tapos? Siya, pagbalingan ko dahil wala na siya makasalita eh. Diretso ang tanong, nasaktan mo ba si Rona? Sinaktan ko siya. Naku po. Dahil huling-huling ko sila sakto eh. Okay. Tapos yun, pinapalayas ko siya. Naawa na lang din ako dahil sa anak namin. Sobrang takot na rin. Gano'ng katanda na yung inyong anak? 9 months. Nung nangyari yon 9 months lang? 9 months pa lang. Okay. Ang baby pa lang, yung pag-inuman na yung kakao? Oo nga, baby pa lang? Hindi pa siya nagpapadede? Nakikipag-inuman na? Eh, yun nga eh. Habang tatrabaho, napapakasarap pala. So, hindi ba niya pinapadede yung bata? Pinapadede din. Oo, eh, paano umiinom siya, tapos pinapadede? Hindi ko alam kung ano pinagagawa niya. Okay, yung insidente na yon, siyempre nagkagalit kayo ni Rona. Humingi ba siya ng tawad sa'yo? Humingi naman. Okay, pinatawad mo? Pinatawad dahil sa bata na lang din. Okay. Doon ka pa rin nagtatrabaho sa Cavite? Hindi na ako nagtrabaho doon simula nung nalaman ko yun. Ah, okay. So nag-iba ka ng trabaho? Sa sidecar na lang ako. Ah, nagsa sidecar ka dito? Dito. Dahil sa kagustuhan mo na mapalapit ka sa kay Rona at sa anak mo. Okay. So nagbago naman ba si Rona? Hindi naman. Madalas pa rin kami mag-away. Oh, bakit? Hindi ko rin alam. Madalas akong inaaway. Ha? Madalas akong inaaway. Ginagawa na ako ng galit. Hindi, baka naman kasi may pagkukulang ka. Hindi kaya, Donel? Eh, tinatanong ko sa kanya kung anong pagkukulang ko. Ayaw niya magsabihin yung sa akin. Balikan natin itong kaibigan mong si Edward. Hindi mo na ba nagawang kausapin siya o i-text man lang, tanungin, pare, bakit mo nagawa yun? Eh, hindi siya kumukontak sa akin. Hindi ko rin siya matagpo. Kung nasan siya, paano ko siya makakausap? Gusto man siya kausapin.
Wala. Hindi umagilap kung saan. Hindi nakikipagkita sa'yo? Hindi. Anong sabi ni Ron na talagang hindi na sila nagkikita? Sabi niya sa akin, kinakausap po yung asawa ko. Kung nagkikita pa sila, sabi, hindi na daw. Mga kasawsawan, matagal na siyang umiiwas kay Donel matapos ang naging something-something dahil baka kung ano pa raw ang mangyari kapag nagpang-abot sila. Idepensa mo ang sarili mo. Ngayon lang kayo ulit magkikita. Donel, narito ang iyong kababata na si Edward Fetalino. Pasok! Sandali lang! Pakihawakan, please! Derechahang tanong, Edward, bakit mong nagawang lokohin ang kababata mo? Kasi siya, pabaya po siya sa asawa niya, hindi po paano niya kaya napalan yung... Paano mo nalaman? Paano mo nalaman pabaya siya, Kuya Edward? Hindi na po niya inuwi siya kami. Pero nagtatrabaho siya. Wala naman pakialam mo doon. Wala naman pakialam doon. Asawa niya, no? Wala siya pinadadalang pera? Wala naman bibigay yan. Paano baka inubos ko? Okay, diretso ang tanong, Edward. Tapos na ba ang lahat-lahat sa inyo ni Rona? Hindi pa po. Patay tayo dyan. Sandali lang! Mukhang inamin po ng diretsahan ni Edward na hindi pa sila tapos ni Rona. Ano ba ang depensa ni Edward? At paano ipaliliwanag ni Rona ito sa kanyang kinakasama? Magbabalik po ang nag-iisang Barangay Hall on Air, ang Face to Face. Anong pakilala ni Rona sa'yo? Wala, dalaga raw siya. Ah, ang sabi ni Rona, dalaga. Dalaga po. Teka, ang tanong, Edward, alam mo bang may anak si Rona? Opo, kasi naginuman kami. Paano mo sinabing dalaga siya tapos may anak? Anong sabi niya? Sa text po, sabi niya, dalaga po siya. Face-to-face at isang lalaki nga po ang galit na galit at naghihimutok dahil kinaliwasa di umano ng kanyang kinakasama at sa kababata pa niya ito pumatol. At tinanong kita, Edward, kung tapos na ang lahat-lahat sa inyo ni Rona. Hindi pa po, Chow. Hindi. Bakit? Kasi pinupuntahan pa po ako ng babae sa amin. Humihingi pa po ng sustento. Humihingi ng sustento? Pera. Bakit? Bili daw ng gata sa anak niya. Alam mo kayo. Oo, hindi mo naman anak yun. Kasi bakit ikaw ang magsusustento? Wala naman binibigay yung pera yung tao na to eh. Grado ka? Wala naman binibigay yung sasawa na. Kung sinasabi mo, Edward, na pabaya si Donel, kayo ay magkaibigan, bakit hindi mo siya kinausap kesa pinatulan mo si Rona? Nabigla lang po talaga ako sa'yo. Meron ka bang ibang karelasyon? Wala po. So, binata ka? Binata po. Okay. So, paanong naging malapit kayo ni Rona? Kailan ito nagsimula? September po. Okay. Nagtitext-text po kami. Hiningi ko po yung number niya. Bakit mo hiningi ang number? Gusto ko po siyang ligawan. May gusto ka rin. Sandali lang! Naku po! Di ba kilala yung asawa ko? So, Donel, lumalabas na si Rona ang nakipag-text. Hindi kaya may problema din kay Rona? Hindi rin kaya totoo ang sinasabi ni Edward na may pagkukulang ka? Baka rin hindi sang-ayon si Rona sa pagtrabaho mo sa Cavite? Hindi ko naman po alam. Tinatanong ko siya. Ano yung problema? Ayaw naman niya sabihin sa akin. Pag umuwi ka dito, anong paano kayo nagsasama? Paano kayo nagbabanding? Paano kayo ni Rona? Parang baliwala lang. Tapos, madalas pa ako. Hindi ka naglalambing sa kanya pag umuwi ka? Naglalambing naman kasi parang baliwala rin sa kanya. Pero hindi mo ba naitanong ang sarili mo? Baka naman talagang hindi gusto ni Rona ang pagsasama ninyo. Tinanong ko siya. Anong sabi? Kung ayaw niya na sa akin.
hindi siya nagpapagsalita. Pero hindi kaya ang pananahimik na yung pananahimik niyang yun, hindi kaya ang ibig sabihin nun ay ayaw na niya sa'yo? Eh, tinatanong ko naman siya, kung ayaw sa akin, sabihin niya lang. Eh, hindi naman niya masabi. So, nung nakipag-text ka, Edward, anong unang sinagot sa'yo ni Rona? Eh, sabi po niya, kung ano raw yung pag-desisyon namin dalawa, kasi itong araw... Niligawan mo ba siya? Niligawan ko po sa text. Okay. Eh, sinagot naman po niya ako. Sa text din? Sa text din po. Pero alam mo na meron siyang kinakasama. Hindi ko po alam yun, yung nangyari yun. Ha? Hindi ko po alam. Kasi may trabaho po ako eh. Pero hindi mo alam na siya ang kinakasama? Ang tagal mo nang magkaibigan kayo? Magkaibigan po kami, pero lagi po ako nasa trabaho ko eh. So, paano mo nakuha ang number ni Rona? Yung pag-uwi ko po ng Fairview sa kanila. Umuwi po ako doon. So, hindi mo kilala si Rona na siya ang kinakasama ni Donel? Hindi ko kilala na siya ang asawa noon. Anong pakilala ni Rona sa'yo? Wala, dalaga raw siya. Ah, ang sabi ni Rona, dalaga. Dalaga po. Teka, ang tanong, Edward, alam mo bang may anak si Rona? Opo, kasi nung naginuman kami. Eh, paano mo sinabing dalaga siya tapos may anak? Anong sabi niya? Sa text po, sabi niya, dalaga po siya. Oh, tapos? Eh, yung naginuman kami doon ko po nalaman na may bata po doon, eh, anak pa lang niya yun. Saan kayo naginuman? Bahay po nila. Oh, alam mo bahay niya yun? O di alam mong siya ang kinakasama? Kasi po, hindi naman po sinabi sa akin ng babae na asawa niya yan. Dahil siguro naman, sa tagal ninyo magkaibigan, alam mo, kung saan siya nakatira? Hindi po. Ha? Hindi po. Anong klase kang kaibigan? Hindi mo alam kung saan siya nakatira? Sa ano po kami nagkakaibigan nito eh. Sa kulungan po eh. Ha? Sa kulungan lang po kami nagkaibigan yan eh. So sa kulungan kayo nagkakilala? Ito, sa kulungan. Matagal po kami. Tuloy ko na po sa kanya, tuloy na kapatid. Turing ko sa kanya. Turing mo sa kanya parang kapatid. Pero kayo ay nagkakilala saan? Sa loob. Sa loob. So hindi niya alam na yung kinukwento mo ba sa kanya habang kayo ay magkasama sa loob na Rona, ayun din ang Rona ang nakilala niya. Kinukwento ko rin sa kanya yun. Oo. Ay, ito kainanap ko talaga. Kinukwento ko na kwento sa kanya, napakasawa ko. Yun. Nauna ako ng looban sa kanya. Tapos nagulat na lang ako, sumunod siya. Tapos dinala ko sa bahay. Tapos nagulat ka nung nakita mo sa bahay, siya ang nandun. Yung pag-uwi ko. Hindi kaya nakita mo sa litrato kung sino yung Rona na yon? May pinakita ka bang litrato? Wala. Wala. So saan kayo nagkakilala nung Rona at bakit mo hiningi yung numero niya? Bali sa ano lang po, sa tindahan. Okay. Doon lang po. Eh hiningi ko yung number niya, yung text ko. Ay sobra naman mapaglaro ang tadhana. Nagkataon pa na yung Rona ang nagustuhan mo ay Rona na kinakasama na pala ni Donel. Okay, sinabi niya, dalaga siya. Paano mo na lamang merong anak? Nung nandun ka na sa bahay, nagiinuman, okay. Ano nangyari? Yun nga po, nagiinuman kami. Sobrang kalasingan ko na po. Eh, nakagawa po ako ng hindi maganda sa asawa nito. Kaya nangyari po na inabutan po kami. So nung nahuli kayo, tumakbo ka. Takbo po ako. Nakita mo ba na si Donel yung kinakasama ni Rona? Si Donel na kasama mo sa loob na halos ang trato sa'yo ay kapatid? Yun na po. Yun, kaya nga po ako tumakbo. Tumalo na lang po ako kasi nakita ko na po siya. Yun pala ang asawa niya. At hindi ka na bumalik para magpaliwanag o humingi ng dispensa sa mga nangyari? Hindi na po kasi galit na galit po siya sa akin. O siyempre naman. Mga kasawsawan, narinig na natin ang parehong panig. Ano ba sa palagay ninyo? Botohans na tayo. O mga kapatid, nakinig na natin ang kanilang kwento sa puti. Inireklamo yung kasama sa kaloob. Abay, tapos ang dami naman palusot nitong lasa pula. Aba, nakanino ba ang inyong sipat siya? Botohans tayo! Go! Abatsyamo, 99% yata ng mga sawsawero at sawsawera ang itinaas talaga ay puti. Kasi nga naman, masakit nga naman talagang ikaw ay nagtatrabaho sa malayo tapos madadatnan mo ang iyong minamahal na may katabing iba, hindi ba? Yan ang resulta ng ating botohans. Mga kasawsawan, hindi nga raw pwede talagang mag-deny o mag-tell a lie sina Edward at Rona na nagmimilagro sila dahil siya ang saksi sa di umano'y kataksilang
ginawa ng hilaw niyang tsahin? Ano ba ang milagrong nakita mo? Narito, si Randy Otandog. Pasok! Sandali lang! Napapatawarin! Pakihawakan, please! Randy, diretsa ang tanong, ano ang eksaktong nakita mo na ginagawa ni Edward at ng tsahin mong si Rona? Buhay ang dalawang yan eh. Sinungaling ko ba yun? Ano pa nga ba ang ibang nalalaman ni Randy at aaminin ni Edward tungkol sa kanila ni Rona? Lumalalim na po ang issue na kuhans. Dapat abangan natin yan. Oo, tiyang grabe. Ibang level na talaga ang bangayan dito sa face-to-face. Ah, nakakasakit ng ulo ang issue. Let's Mr. Fu, at thank you sa sari doon dahil dyan nawala ang sakit ng ulo ko. Kaya naman, mga sawsawero at sawsawera, back to face-to-face na! Thank you, Hans. Ang issue po nga natin ngayong araw na ito, isang dating karpintero ang nagtatrabaho sa malayo, pero ang kinakasama niya ay gumagawa naman ng milagro. At kasama na nga po natin ngayon ang pamangkin ni Kuya Donnell na si Randy. Randy, kilala mo ba itong si Edward? Hindi ko po kilala yan. Nagpakilala lang po yan sa tita ko. Okay. So nung nagiinuman sila doon, nasaan ka? Nandun pa po ako sa bahay, nanunod po ng TV po. Okay. Ikaw ang nag-text sa Tito Donnell mo? Opo. Ano ang eksaktong tinext mo sa kanya? Na ganito po yung ginagawa ng asawa niya sa kanya. Okay. Hindi sa'yo pinakilala ng Tita Rona mo nung dumating ito dun sa bahay? Ayan po pinakilala. Ano lang daw? Classmate. Classmate? Saan kayo magkaklase? Ate ikaw. Ha? Dalawang classmate. Kasi textmate ko. Dalawang lalaki ang nag-aaway dahil sa kanya. Pero ano nga ba ang tunay niyang dahilan kung bakit nauwi ang pagmamahalan sa di umano'y kataksilan? Oras na para ikaw ay makapagpaliwanag. Narito po si Rona Ventura. Pasok! Paliwanag nga sa aming lahat, sino ang lumapit kanino para magkarelasyon kayo ni Edward? Paano kayo nagkakilala? Bali po sa text po. Tapos text-text po kami. Sino unang nag-text? Siya po, tapos... Anong tinext sa'yo? Sabi niya na, ano nga, na maging textmate kami. Oh. Tapos, gano'n ang umpisa na, niligawan niya ako. Tapos, sinagot ko rin. Ang tanong ko, Ate Rona, alam mo na may kinakasama ka. Ilang taon na kayo ni Donnell? Magtatatlong taon na po. Tatlong taon. May kinakasama ka, merong kayong anak, na nung mga panahon na yun ay ilang buwan po? 9 months na po. 9 months, nung nakikipag-text ka. Ay, hindi po yung... Hindi, ilang taon? Tawa ka na. Ano po? Pumatol ka pa dyan. Hindi po yung ano po yung kami. Hindi, ang tanong ko, ilang taon na yung anak mo nung nakikipag-text ka? 9 months nung nagsimula kang makipag-text sa kanya? 5 months po. 5 months. Okay. Ang tanong ko, Ate Rona, bakit mo nagawang makipag-text? Eh, alam mo sa sarili mo, meron kang kinakasama at yun ang ama ng anak mo. Eh, alam ko naman po nang bababae din siya eh. Inaalam mo lang yun. Paano nang bababae siya? Paano sa magkakababae, pinapadala ka nga ng pera niya tuwing linggo. Sinala mo lang yun kasi malayo ako. Wala po siyang ano sa amin, oras. Tapos mag-text po, wala din. Walang oras, pero ang sabi ni Donnell, siya ay nasa Cavite at nagtatrabaho at umuuwi ng linggohan. Yun ba'y mahirap unawain? Hindi po ako naniniwala. Bakit hindi ka naniniwala eh, kung may binibigay namang pera? Kulang po, kulang. Tapos saka hindi lang naman po pera yung kailangan. Okay. Ano ba? Sandali lang. Unawain natin si Rona. Ano ba ang kailangan mo? Ang sabi mo, hindi mo kailangan ng pera. Ano ang kailangan mo mula kay Donnell? Siyempre po, kailangan ko rin yung meron dun sa bahay na lalaki na pagka may katulong ako sa bata. Ganun po. Pero nung kayo ay nagsama, malinaw na doon siya nagtatrabaho, hindi ba? Bakit hindi mo inunawa?
Hindi po, talaga po may babae din talaga siya. Yung napatunayan po ba ninyo? Nalang yun. Ay, hindi po, kasi sa mga text-text din, maano mo. Pero napatunayan mo ba, Ate Rona? Dati po, nung bagong laya pa po siya, nahuli ko po sila. Oh. O, alam ko po, sila pa rin hanggang ngayon. Okay, sandali ah. Magkaliwanagan tayo, Ate Rona. Ang tanong ko, kung alam mo na pagkalaya niya, may babae pa siya, bakit ka nakisama? Hindi po, sabi po niya, hiwalay na rin sila. Sabi rin po nung babae, hiwalay na sila dahil okay. May asawa na rin so, po. So, pinanindigan mo, naniwala ka sa sinabi opo, niya. Opo. Okay. So, umabot sa puntong pakiramdam mo, talagang may babae, opo. Kaya ng lalaki ka. Opo. Bakit hindi ka nalang nakipaghiwalay ng maayos, tsaka ka ng lalaki? Hindi po, nasa isip ko po gumante. Bakit? Kasi nga po, sa ginagawa niya sa akin. Ginagawa na ano? Ganun nga po, alam ko po, niloloko niya talaga ako. Ah, doktora, parang ang lumalabas, sinasabi dito ni Rona, kaya niya nagawang makipagrelasyon dito kay Edward ay dahil nga talagang pakiramdam niya ay may babae si Donel at hindi natapos yung relasyon ni Donel sa kung sino mang babaeng yon. At inamin naman niya na paghigante yung kanyang ginawa. Pero parang ang sinasabi ng karamihan sa mga nanay dito, hindi ibig sabihin na kapag nangaliwa ang mister mo, mangangaliwa ka na rin. At magiganti ka. Tiyang yung tinatawag sa ganitong klaseng behavior is sulking. Ang sulking is ano, isang klaseng behavior na nagwi-withdraw ka dun sa mga problemang ito. At ang pamamaraan ng pag-alayo mo sa problemang ito ay gumawa ng mga bagay na hindi magaganda tulad ng paghihigante. Ang problema, kasi akala nyo tama yung paghihigante or gagawa ka ng mga bagay para mapansin na mali yung ginagawa ng kinakasama mo. Kasi Rona, pag ganun ang ginawa mo, dun mo malalaman na ang ginagawa mo eh lalo mong pinalalayo yung sarili mo at mali lahat ng mga disposition mo. Kasi kung gusto mong gumante, ang ginawa mo sanang paghihigante ay kinuha mo ang bata, lumayo kayo, di mas lalo kang aaluin dahil kasi parang ang pang-blackmail mo, yung bata na dahil kasi inaalagaan mong maigi, hindi mo kami tinutulungan, mas lalapit sa iyo si Donel. Pero narinig ko rin, doktora, parang sinasabi ni Ate Rona, may mga pangangailangan siya. Parang ganon, sinasabi niya, na meron siyang mga hindi lang naman daw pera ni Kuya Donel ang mahalaga sa kanya. Parang kailangan din niya si Donel na nandoon sa kanila sa loob ng tahanan. Lalo pang't ganito na nga kakapanganak lang niya. Siyempre, gusto mo naman lahat ng babae pag nanganak katabi ang kanilang mister. Basically, kahit na sinong kababaihan na bagong panganak, ang ating mga hormones ay medyo imbalance. So, isa sa mga nagiging problema natin ang tingin natin sa sarili natin bilang kababaihan ay, ang pangit ko na, naku, wala na nagkakagusto sa akin. So, bilang kinakasama or asawa, nandyan yan na kailangan tutulong ka emotionally na ang ibabangon mo yung kung anong itsura na sabihin mo na yung image ng asawa mo, ibuboost mo. At mahirap dito, halimbawa, Rona, ilang taon ka na? 29. Tiyang kasi ang 29 hanggang 35, alam mo, bilang sa mga kababaihan yan, yan ang sabihin na natin, gusto natin iba ang aktibo na ng ating mga gusto nating aktibidades na kasama ang ating asawa. Yan yung higit na sobra sa normal na edad natin na palagi. Kung pwede nga lang na hindi lang 6 times a day kakayanin ng mga kababaihan. Merong ganong klaseng energy level ang mga babae na sana maintindihan ng mga kalalakihan na mabalansi yon. Meron palang ganon. Maraming pong salamat, Dr. Camilo. Meron na naman tayong natutunan na bago, mga sausawero at sausawera. Teka muna, Rona, ngayong kasama mo na sina Donel at Edward, ang tanong ko ngayon, sino sa kanila ang pipiliin mo? Si ano po? Ang sagot po ni Rona, abangan natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Hindi pwedeng dalawa, ate. Kailangang mamili ka ng isa lang, Ate Rona. Masyado ka namang maswerte. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Jessica Valley Eyewear, Sundance, Your Business in Fashion.
Hans Martel would like to thank the following: Dr. Manny and Pai Calayan, Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa, Dr. Ariel Recto Dabalus, Nailcessity Hand, Foot and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, F101, Wear Your Needs, Home Appliances by Minami, galing ng quality, Placenta by Samstre, All Water Should Be Crystal Clear. We always start our day with the new Lucida DS products, Isa Botanica 2-in-1 Papaya with Kojic Acid, Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa, gawang Pinoy. Eurotel, check in to experience Europe. Albergo Hotel, Baguio City. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Mga kasawsawan, nakita naman po natin kung gaano kagalit na galit si Kuya Donel nang malaman niyang pinagtaksilan siya ng kanyang kinakasama habang hirap na hirap siyang nagtatrabaho, may ginagawa naman palang milagro itong si Rona. Ang tanong ko ngayon, Ate Rona, sino sa kanila ang pipiliin mo? Sino, kina Donel at Edward, ang mas mahal mo? Si Donel po. Si Donel po. Bakit? Ano po, siyempre po may anak din kami, saka matagal na po yung pinagsamaan namin. Pero ang tanong ko, mahal mo ba si Donel? Opo. So kung sinasabi mong mahal mo si Donel, bakit nung nahuli kayo na magkasama ni Edward, pinatawad ka, nangako ka na hindi na kayo magkikita ni Edward? Gaano ka totoo na nagkikita pa rin kayo? Nagkikita pa po kasi siya din nga po, kahit nandiyan siya sa amin, wala pa rin po siyang oras sa bahay namin. So ano si Edward sa buhay mo? Ano po? At bakit ka kay Edward humihingi ng pera? Kasi po hindi nga po siya nagbibigay eh, sugal nga po siya na sugal sa kabisyo. Sugal? Bakit pinabayaan ba sa pagkain? So, Rona, liwanagin natin, iba ang pagmamahal, iba ang kailangan kita. Sino ang mas mahal mo? Si Edward ba o si Donel? Si Donel po. Sino ang kailangan mo? Si Donel o si Edward? Siya din po. So, bakit ka pa nga nakikipagkita kay Edward? Kasi nga po, yung wala... Hindi pwedeng dalawa, ate. Kailangang mamili ka ng isa lang, Ate Rona. Masyado ka namang maswerte. So, sinasabi mo na kailangan mo lang si Edward ng dahil sa pera? Opo, nabibigyan niya ako pagka wala siya. Nauunawaan mo ba, Ate Rona, hindi po pwedeng silang dalawa ay nandyan sa buhay mo? Tatanungin kita ulit sa panghuling beses. Kung ano talaga ang nasa puso mo, hindi dahil sa may anak, hindi dahil sa kung ano pang mga kadahilanan, pero kung ano ang nasa puso mo at ano ang nararamdaman mo, sino ang mahal mo? Si Donel po. Okay. Bakit nung nahuli kayo, nakipagkita ka pa rin? Kasi nga po, ayaw niya pa rin magbago. Sige, unawain ka namin, ano ba ang gustong mangyari ni Rona? Gusto ko po tumigil po siya sa pagsusugal, sa bisyo. Tapos po yung magkaroon siya ng oras na magtagal sa bahay. Kasi po hindi yan nagtatagal sa loob ng bahay namin. Saka yung pag wala po siyang ano, wala po siyang, hindi po siya namamasada, gusto ko. Mag-alaga rin po siya ng anak namin. Pero hindi niya po kasi ginagawa yun. Okay, hindi. Ang sinasabi naman, Randy, ay pag walang trabaho, may obligasyon din naman kasi si Donel na kailangan mong iparamdam sa iyong kinakasama o dun sa taong mahal mo na mahal mo siya. Paano mo ba ipinapakita yon? Kaso mo naman po eh. Nag-aalaga hindi kasi ng bata. Rin ang pera ang lahat-lahat sa relasyon at sa pamilya. Nag-aalaga ako ng bata. Oh. Doble-doble. Pagkas ko mag-alaga, ipapasa sa kanya. Siyempre, yung pero ang sinasabi ko niya, nagsusugal ka.
Ano pang biso? Libang-libang lang. Ito ba ang gusto mong buhay para sa anak mo? Hindi naman. Oh. Di ba lahat tayo gusto natin na maayos na buhay para sa ating mga anak? Bakit ayaw natin gawing tama at maayos? Sana sa pamamagitan ng counseling na ibibigay namin sa inyo, mas mauunawaan mo, Donel, kung ano ang mga dapat mong gawin para masagip pa ang relasyon ninyo ni Rona at ganun din ikaw, Rona, kung talagang gusto ninyo na magtagal kayo. At kung ano ang dapat mo rin gawing, Edward, para matigil na itong pakikipagrelasyon mo kay Rona. Sa pagkakataon na ito, makakausap po nila ng face-to-face ang ating trio tagapayo. Hindi, wag lang doon sa bata. Hindi. Mahal mo pa ba yan? Isagipin nyo yung pagmamahal nyo sa tata. Hindi pa pwede para sa bata lang. Sa bata. Dahil nabuo ang bata, dahil sa pagmamahalan nyo. Ano kayo nakilala? May intention ba kayo magpakasal? Opo. Napag-usapan nyo ba yan? Opo, gusto ko po. Ikaw ang kapitan pagdating sa social and emotional. Pagdating sa puso. Sa kanya. Yan, kailangan. Magtrabaho talaga siya. Ikaw din magsasabi na, oh, baka naman sa linggo ngayon, lumabas tayo kahit ba kung saan lang lugar. Halimbawa. Sa ating pong naging counseling sa ating mga bisita ngayong hapong ito, Attorney Acosta, hangad natin siyempre na naging maliwanag kay Donel at kay Rona kung ano ang mga dapat nilang i-prioridad sa kanilang buhay para maging maayos sila at nang sila ay makapagpakasal kung talagang gusto pa nga nila. Gusto pa ho ba nila, Attorney, na maayos sila? Nakikita naman namin na meron pa silang positibong pananaw na sila ay makasal sa dako pa roon. At sabi ko nga kung yun ang kanilang magiging prioridad, dapat ay baguhin nila ang lahat ng mga naging kamalian nilang nagawa sa buhay. Sana yun ang alalahanin ni Donel na nung siya ay nasa loob ng piitan, na halos doon ay talagang napakahirap ang buhay doon. Ngunit merong naging pagkakataon na lumimanag ang kanyang buhay, nagkaroon ng pagkakataon na makakita ng kanyang makakasama sa katauhan ni Rona. So sana yun ang kanyang laging aalalahanin at ipapaalaala ko ito kay Donel upang kung gusto niyang magbago at maging matatag ang kanilang pagsasama, yung naging magandang kasaysayan na yon na pasimula ng kanilang pagkikita ni Rona na kinakasama niya ngayon, sana huwag niyang iaalis yon, kundi yun ang kanyang maging motivation upang sa ganon makapagbago siya at alisin na lahat ang anumang mga bisyo na taglay niya upang sa gayon bilang siya ay kung totoong magiging haligi at pundasyon ng kanyang pamilya, ito'y magiging matatag at hindi mabuhay na pundasyon siya ng amin. Marami pong salamat, Attorney Ben Acosta. Dr. Camille, nakita po natin na talagang may malaking problema si Donel at si Rona pagdating po dun sa pagpapahiwatig siguro nung kanilang nararamdaman o mga pangangailangan para sa isa't isa. Paano po kaya natin sila mas matutulungan dun sa problema nilang yun? Unang-una tiyang, ano, siguro dapat nilang isipin na sila ay nagmamahalan. May respeto dapat sa isa't isa. So, sana maintindihan nyo na ang pagbabago hindi lang isa sa inyo. Kayong dalawa dapat mag-ayos na hindi yan lang para sa sarili nyo. Isipin nyo, meron na kayong pamilyang binubuo. Baguhin nyo talaga yung inyong ano, inyong behavior, yung tamang asal dapat nandyan. At the same time, hindi lang para sa bata. Para rin sa kalusugan nyo. Napaka-importante yan. Dahil kung kayo'y malulusog, eh siguradong kahit papaano ang bata ay malusog din. Yan lang po. Salamat po, Dr. Camille Garcia. Father Sunny, syempre po tayo ay nababahala sa pangyayaring ito sa buhay ni Rona at ni Donel. At nais nga pong mas natin silang tulungan na mas maunawaan nila na itong pagbabagong ito ay kailangang gawin nila sa tulong ng maraming dasal po. Opo. At mayroon po akong nakitang isang positibong aspeto dito po kay
Donel. Dahil sinabi niya kanina, Chang, di ba, na pinatawad naman niya. Pero kailangan din sa pagpapatawad na ang tiwala ay mabalik. Hindi kunting kasalanan ay ibabalik muli kasi nagkasala ka dati. Wala na yon, dapat. Kaya po sinasabi natin, when you forgive, you forget everything. Binubura po yung kasalanan. Kaya po yan ang nasa ating Panginoon din. Kinakalimutan niya ang ating kasalanan kung tayo wagas ang pagsisisi. Mahal tayo ng Diyos. Itong pagmamahal ng Diyos ay maramdaman natin, maranasan natin sa isa't isa. Kaya dapat kayo, Dunel at Runa, nandyan ang pagmamahal na bigay ng Diyos sa inyo. Yun. Maraming pong salamat, Father Sonny Merida at sa ating trio tagapayo. Alam mo, Dunel at Runa, magiging baliwala ang lahat kung matapos nating malaman ang kwento ng buhay ninyo at nasabi ninyo ang problema ninyo at nabigyan kayo ng counseling. Kung hindi nyo gagawin ang tinatawag na talagang totoo at tunay na kapatawaran para sa isa't isa. At ang paglimot sa nangyaring ito. At pangatlo, kung hindi nyo pipiliing baguhin at ayusin ang inyong buhay. So ang tanong, mahal ba talaga ninyo ang isa't isa? Kilala niyo ba talaga ang isa't isa? Ito ba talaga ang gusto ninyo? Ang sagot mo, Rona, ay mahal mo si Dunel. Ikaw, Dunel. Mahal ko naman din po siya eh. Nihaliwala ko na lang rin yun eh. So, Rona, wala na kayo ni Edward. Wala na po. Narinig mo yun, Edward. Okay lang naman po sa akin. Kalimutan ko na. Ako na lang po ang lalayo sa kanila. Siguro naman, dapat lang na humingi ka ng tawad kay Donel sa mga nagawa mo. Sana, kung mapatawad mo, ngayon pa lang, humingi ako ng patawar na patawarin mo na ako. Maganda na lang yan. Lumayo ka na lang. Para tuluyan na makalimutan natin isa't isa, di ba? Yes. Hindi masagi sa isipan natin. Lumayo ka na lang. Para wala nang magpapaalala sa mga nangyari. So yun lang ang pakiusap nila, Edward, ang talagang tuluyang lumayo ka na. Ako na lang po, Nalay. Alis na lang po ako sa lugar. Sana, Dunel, unahin ninyo ang anak ninyo. At sana talaga matapos itong counseling na binigay namin sa inyo, mas naunawaan ninyo na ang dapat ninyong unahin, na ayusin, ay ang buhay na nais ninyong ibigay sa inyong anak. At angad namin, Dunel, na sana mahinto na ang mga biso mo kasi nasa iyo din ang pagbabago, nasa iyo ang susi ng maayos na buhay na gusto mo para sa pamilya mo. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amin na po tayo, mga kapatid. May mga tao at pangyayaring nakasakit sa atin. At para makausad, dapat po nating kalimutan ang mga ito. Kung susuriin, parang ang hirap. Pero kailangan mong piliin na gawin ito. Dahil kung hindi, ikakadena tayo ng mga nangyari sa nakaraan at maaring hindi na natin makita ang kagandahan ng kinabukasan. Dahil dyan, ang ating pong face-to-face, heart-to-heart thought for the day, laging magtiwala na ang Diyos ay may mas magandang nakalaan para sa bawat isa sa atin. At sa likod ng mga nangyayaring pangit man o maganda, siya ay hindi napapagod na nagtatrabaho para sa ating kapakanan. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid, at syempre, thank you din sa iyo, Hans Martel! Sa Dance Squad! Sa ating mga bouncers na sina B1 at B2, sa ating pinakamamahal na trio tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera dito po sa ating Broadway studio, at sa ating mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at karanasan, at pinapulutan naman natin ang aral. Maraming salamat po
sa inyong lahat, mga kapatid. Ako pa rin po ang inyong pamansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes, ginawang barbecue ang magkapatid, pinagsabay sa pag-ibig sa Batasan, Quezon City. Ate ko daw kasama ni Jay. Sino ang Jay na yon sa buhay mo? Boyfriend ko po. Chinek mo muna ba kung may girlfriend o wala? Sabi niya wala naman daw po. I said I love you, but I lied. Kung papipiliin kita, kapatid mo o si Jay? Ang lalaking nanuhog, booking ni Chang. Alam mo ba na magkapatid sila ni Jem? Hindi ko rin alam. Saan kayo nagkakilala naman? Crystaline din. Anong sabi sa'yo ni Crystaline? Na kapatid niya si ano. Oh, edi alam mo, ano ba ako, tao pala ka. Bakit mo ako ini-otsuserang frog? Paano kung si Pinsan, pinatos din pala? 1 month ka nang delay. Okay. Sino ang ama? Si Jay. Face to face.